ako po si Yuyong Sugabo. Ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang Dingley Scissor Lift. Pero bago natin umpisahan, iikutin muna natin ang buong unit. Ituturo ko sa inyo kung saan ang location ng battery at saka kung saan nakalagay ang motor hydraulic niya. Okay? Okay. Bubuksan natin muna dito sa side na to. Paano mo binubuksan, sir? Na meron ditong dinodokot. Pinutin yan. Pasok daliri. Okay. Then in. Open. Okay. Ito yung battery natin. Ang battery na to ay free maintenance na siya. Hindi okay. Na kailangan maglagay ng tubig. Okay. So ang gagawin na lang dito ay mag-charge lang ng mag-charge. Ito yung charger niya. 220. Ano yung tanggal, sir? Wala na yan. Wala to. Optional yan, ha? Okay, optional. 220 yung charger natin. 220 volts. Okay. Okay. So, di na kailangan na magdagdag ng tubig. Pre-maintenance yung battery natin. Okay. Ito yung outlet ng charger. Di natin kailangan pang siyasak-sak. Sasaksak nyo lang sa 220. May kikita nyo dito yung indicator natin. Okay? May percent, may volt, tsaka amperes. Itong bilog na to, huwag nyo nang pakialaman to dahil sa maintenance lang ang may alam dito. So, laging sarado lang to. Okay? Dito po nakikita namin ang kapag may problema, sinasaksak namin yung USB dito. Tapos marireceive nung USB, saka namin titignan sa laptop, sa computer. So, hindi ito, pwede yung pakailaman. Okay? Kapag sa tuwing nag-charge kayo, kapag may nakita kayong 100%, tapos yung tatlong green na yan, standby na siya, full charge na yung battery. So, yung maganda sana kung may charger, may ano tayo. Testing? Oo, para... Okay, mamaya. Show talaga, no? Oo, at ko na lang. Sige. Okay? Okay na yan, dito? Uh-huh. Yan. Ito pala yung main battery switch niya. Okay naman. Oo, ito. Pag naka-DN, off. Pag hinila mo, on. Okay? Pag nag-charge, kailangan, off. Para safe. Okay? Okay. Pag i-on, hila lang. Off. Okay. Sa kabilang side tayo. Ganun din, pasok daliri, diin sa ilalim. May makita kayo, may makakapa kayong ano, bagay na to. Ito. Okay. Itong puti na to, ito yung hydraulic tank niya. Ito yung motor niya. Hydraulic filter niya. Ito yung control valve, computer box. Ito yung working hour niya. Okay? Kung sakaling lilinisan itong unit na to, gagamit kayo ng tubig, sure nyo lang na may takip to. Kasi naka-open yung motor natin, nakikita yung carbon brass. Sure nyo lang, nalagyan nyo ng plastic para hindi pasukin ng tubig. Pero kung hangin-hangin lang, walang problema. Pero pag gumamit ng tubig, kailangan may plastic. Yan, bukas. So, kailangan may plastic pag gumamit ng tubig pag naglinis. Okay. Pinano? Okay. So, ngayon, umpisahan natin kung paano natin gamitin ang scissor lift. Sa unit na to, meron tayong dalawang emergency button. Pangatlo yung main battery switch. So, pag ginamit nyo to, dapat doon, always on, yung malaking yung tinuturo ko kanina. Pero, sa itong tatlo na to, kapag meron naka-off, hindi gagana ang machine. So, lahat ng emergency button, lahat naka-on. Ganito. Okay?
Ganyan. So walang ilaw, ibig sabihin naka-off yung main battery. Sabit lang. Okay, i-on natin. Pangunahin natin sa ground control muna. Okay? Dito tayo dito. Ito yung switch. Case switch niya. So, itong drawing na to, ibig sabihin yan, basket. Sa gitna, naka-off. Sa kabila naman, ito, ground control operation. Okay? Sasaksak natin ang susi. Key on ko. On. Itong isa. On din. So, meron tayong makikita. Wala pa. Okay, sorry. So, ngayon, pagka ground control, kailangan itapat mo dito sa yung drawing na may gulong sa right side. Okay? Yan. Pag on ko, yan, meron tayong makikita ng display na dalawang minus. So, ibig sabihin yan, walang problema yung machine. Okay? Walang alarm. Walang alarm. Ito naman, ito yung gagamitin lang to kapag ka ang machine may problema, ayaw mag-down. Emergency lowering. Meron namang nakalagay dito. Emergency lower. Paggamit yan, hilain lang. So, mamaya pakita natin dyan kung ano. Okay? So, try natin yan, itataas. Kasi naka-ground control tayo. Kapag naka-ground control tayo, ang susi pag nakatapat dito, sa taas, sa joystick, walang operation dito. So, sa baba lang ang may operation. Ang trabaho lang sa baba, up and down lang. Kagaya nito, gagawin natin. Okay? Tataas ko. Okay? Tapos, sige, mamaya ko na i-down. Papakita ko sa inyo yung emergency lowering niya. Okay? Ihilain ko, titignan niyo. Paliwanag mo muna kung saan yung ginagamit. Saan? Yung emergency lowering. Gagamitin nyo tong emergency lowering na to kapag may problema ang machine na hindi niya kayang ibaba. Nagka-problema yung joystick niya. Walang down. So, siguro, may kasama naman siguro. Tatawag na lang para hilain to. Example, ganito. Hilain lang siya. Bababa na. Okay. Kahit naka-off, kahit walang power, lahat. Sa madaling salita, dead battery. Wala lahat. Wala lahat. Yan na yung gagamitin. O, ito yung manual lowering niya. Pakita ko lang yung down ulit. Okay. Tapos balik kayo dito. Itong nasa gitna na to, ito lang yung fuse breaker niya. Okay. Itong pula na to, kapag umilaw to, ibig sabihin overload po. Pag overload to, iilaw to ang biblink. Pero hindi ka naman itataas, hindi ka naman niya itutuloy kasi nag-alarm ng overload pag umilaw to. Sa joystick meron naman din eh. At mamaya ituturo ko rin sa inyo. Okay, dadaan ko. Okay. So ngayon, pupunta tayo sa joystick operation. Ngayon. Susi, o ilalagay natin sa basket operation. Okay? Ganun lang. Ngayon, medyo lapit mo rito. Itong ilaw na to, ibig sabihin, naka-running mode siya. Yung ilaw na yan. Forward reverse. Ito naman sa kabila, pag pinindot ko, mawawala yung ilaw, lilipat dito. Naka up and down mode siya. Okay? Itong isa horn, ibalik ko sa up and down, running mode. Isa. Itong pagong na to, wala siyang ilaw, ibig sabihin, automatic naka-rabbit siya. Kapag pinindot mo siya, umilaw, ibig sabihin, nakapagong. Okay? Ngayon, pag pinindot ko,
Nawawala, so nakarabit siya. Nag-a-activate lang siya kapag ikaw ay naka-running mode. Example, babalik ako sa up and down mode, ha? So wala siya. Okay? Babalik ko, ibalik ko. Okay. Saka siya mag-a-activate lang. Okay? Dito naman, ito yung battery indicator natin. 6 na bar siya. Habang ginagamit mo siya, magmaminus ng magmaminus. So, huwag paabuti na isa lang. So, pagkatapos ng trabaho, charge nyo. Huwag nyo pabayaan, huwag kayong umasa na 5 pa, 4 pa ang bar, pwede pa. Huwag ganun. Dapat pagkatapos ng trabaho, charge nyo agad. Kailangan ang battery, kailangan full charge lagi bago gamitin. Okay? Tapos, dito naman, itong isa na to, itong oil na to, ibig sabihin, pag umilaw ito, overload tayo. Okay? Itataas ka, pero di ka niya itutuloy kasi overload. Sa kabila naman, ibig sabihin, yung scissor lip nyo nasa parting tagilid. So, iilaw din siya, magbabaser, tut-tut-tut. Itataas ka niya, pero di ka niya itutulong taas. So, may hangganan kapag may alarm. Pag umilaw ito, hanap lang kayo ng flat na pwesto para continuous yung trabaho. Okay? So ngayon, paggamit natin, naka-running mode tayo. Bali ang hawak mo. Bali ang hawak mo. Ito yung joystick pala natin. No? Ang hawak ng kamay mo, paganyan. Okay? So, pag gusto mong i-forward, itong nasa likod na to, ganyan, dito. Ito, kailangan tong pipisilin mo lang. Okay? Grip mo lang. Press mo. Tapos tulak. Okay? Tapos sila. Okay? Tapos, dapat ang hawak talaga sa posisyon ng kamay. Paganyan. Kasi itong nasa ibabaw na to, ito yung left-right steering niya. Okay? Ganon din. Press, tapos tingin mo yung gulong. Okay? Kaliwa. Okay, pipisilin ko ha. Ganun lang. Ganun lang siya. Ano to ba? Up and down dyan din. Okay. Ako lang. Up and down pala. Sorry. Dyan. Okay. Lilipat ko sa up and down mode. Pipindutin ko. Umilaw siya. Ganun din. Ganun din ang gagawin. Pisilin mo lang. Tapos tulak. Okay. Tapos sila. Ganyan lang. Okay. Sa taas tayo. Ngayon, tuturo natin yung basket. Iikot pala tayo muna. Tuturo natin yung kung ilang pounds ng capacity na naman. Ilang meters to? 12 meters to. 12 meters. Sige. Ilang okay. Meters ito? Ang capacity natin is 700 pounds. Para? Ang capacity natin, 700 pounds, dalawang tao. So, itong kabilang drawing na to, nag-i-extend kasi ang basket nito. So, ganito ang posisyon. Isang tao lang sa dulo at yung isang kasama mo dito sa kabila. Okay. Isang tao plus gamit. Okay? Parang dito din. Dalawang tao plus gamit. Kung maliliit, tatlong tao, kaya. Okay. Okay? Dito naman, sa baba, meron tayong brake release niya. Kapag para ang unit kunyari ay nagka-problema, nasa gitna kayo ng area ng trabaho nyo, nagka-problema ay tumakbo. So meron tayong option dyan para maitabi. Ito yung manual release brake ng hydraulic nga. Paano gagawin? Ganito. Okay. Ito. Itong itim na to, tulak nyo lang. Okay. Tapos, itong pula na itong bilog, bubumbahin nyo lang. Ganyan. Hanggang sa mag-release yung brake ng gulong tapos tulak. Pag naitabi na, ibalik uli yung itim. Hihilain lang uli. Okay? Ganun lang.
Itong extension na to, ito yung extension cord niya. Supplyan nyo lang to ng 220. Ang labas niya ay dito. Ito. Kapag kailangan niyo ng grinder, barina, so din niyo na kailangan maglaylay ng extension dito sa may body niya. Kasi nandito na yung pinaka-extension nyo from building 220, dito nyo na ilagay ang labas dito. Kapag kailangan nyo magbarina, maggrinder, o etc., nandito na yung kuryente nyo. Okay? Okay tayo. Ipapakita ko sa inyo yung extension na sinasabi ko. Lock siya para di siya malaglag. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung lock nung basket natin para pag gusto mong mag-extend ng basket. Kapag meron kayong gustong abutin, so ang gagawin, ang position lang, paa, tulak. Okay? Isa pa. Okay? So, naka-extend ka na. Ito yung ibig ko sabihin sa inyo. Kapag naka-extend, isang tao lang dito, tapos yung kasama nyo nandun sa kabila. Bawal dalawang tao sa kapag naka-extend ang basket. Okay? Pero pag di naman siguro kailangan na mag-extend, so, huwag nang gawin. Paano pagbalik? Okay? Pagbalik, ganun lang ulit, at tapaan, ilak. Tapos try mo, baka may tinakalak pa. Okay? Okay, ngayon, tuturo ko sa inyo paano ito iligpit. Ilagay mo na sa labas to para di maipit. Okay, lock. Okay. Meron din box dito. Mga manual. Report kayo or manual, ito nyo lang ilagay para hindi mabasa or apuli. Iligpit natin itong tinatawag nito grills. Yung grills nya gagawin, hilahin lang itong lock na to. Okay, isa din dito, nakalock lang itong ganito. Tingin. Ayan. Tapos sila lang. Ulit mo yung ano, yung dito. Yung lock. Paano siya? Itong lock. Sige. Ito ito? Oo. Suko-suko rito? Hindi. Tingnan mo lang kung paano siya. Ayan. Ganyan. So, kailangan i-guide nyo rito sa may kanal niya. Okay. Ayan. Ganyan. Ganyan lang. Okay. Tanggalin. Pag tinanggal, tulak. Okay. 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 Ito pala, itong bawat ng kanto natin, meron tayong for sa harness. Body harness. Sa body harness, meron tayo lang. Lahat ng kanto, apat to. Bawal pala magkabit ng harness dito sa may pinaka-bakal niya. Kasi mahirap yun pag natumbak. So, tuloy-tuloy ka pa rin. So, dapat dito talaga sa tamang lagyanan ng harness.
Ha? Ito, bawat kanto meron yan. Okay? Bawa ko na. Ganun din sa kabila. Hinahin lang itong bakal.